Magandang buhay mga Repa Pips. Nagbabalik tayo ngayon para sa panibagong YouTube video. Mga Repa, nandito na naman tayo ngayon sa Maddie's Bike Shop para sa isa namang bike check video. Ayan, nabalitaan ko mga Repa Pips, meron daw bagong labas na mountain bike na 30.5 ang wheel size. Napakalaki nito mga Repa Pips. So gustong gusto ko makita to. Ito ay ang Tosic Barton. Ayan, so sa mga naghahanap ng kakaibang mountain bike dyan, kaunti lang yung nakikita kong merong ganitong mountain bike. Pero bago natin simula ng bike check mga Repa, syempre huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para updated kayo sa mga panibago nating upload videos. Gumagawa nga pala ako mga Repa ng bike check videos, bike repair tips, unboxing at vlog ng kung ano-ano pa. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan natin ang bike check nitong Tosic Barton. Ayan mga Repa, sumula natin ang bike check nitong Tosic Barton. Bike check na natin mga Tosic tuloy. Mga Repa, simula natin sa frame mga Repa. Ang frame niya, size niya is 15.5 inches. So that is small. So kung dadalawang isip kayo kasi 30.5 ang wheel size niya, nalalakihan kayo, huwag kayong mag-alala. Kasi yung frame size niya is 15.5. So pwede ito sa mga maliliit na tao. Ayan. So palagay ko kasyang-kasya sa akin to. 5'7 ako eh. Palagay ko kaya kung sakyan to. Kasi yung mountain bike natin na Avia, 15.5 inches yon, 29er na sakyan ko naman. Ayan. So ang haba ng ating kwento, no. Ayan. Glossy black dito sa may bandang taas, tapos glossy white dito sa may bandang baba. Tapos yung mga decals niya mga Repa, itong Tosic water decals yan, 30.5 wheel size, water decals pa rin yan. Ayan, makikita natin mga Repa, may sticker na small. Hindi siya smooth welding, pero ang ganda na pagkakapintura niya, hindi siya masyadong halatain. Ayan, kung makikita nyo. So, pag tinignan mo siya sa malayo, hindi mo mapapansin na kitang-kita yung pagkaka-welding niya. At dito sa top tube mga Repa, meron siyang bend dito. So, tamang-tama to kung lalagyan mo siya ng top tube bag. So hindi siya nakabagsak na gano'n kasi medyo konti lang naman. Ayan, ang ganda nito mga Repa. Tapos internal cabling tayo, isa rito. Tapos bakante ron. So single to at ready to mingle. Hinahanap niya ang forever niya kasi bakante oh. Oh, diba? Tapos yung hydraulic hose niya sa likod, dito sa down tube dumaan. Ayun, papunta rito. At lumabas yung nag-iisang kable ng ating RD dito. Ayan, at dito dumaan. Ito yung kable ng RD. Ayan, ang ganda nito mga Repa. Tapos yung shape ng down tube niya mga Repa, para siyang cone. Ayan, para siyang cone banda rito. Medyo hindi siya ganun katapaan mga Repa. Pero magkaiba yung size dito sa may bandang baba, mataba to. Tapos dito, medyo payat na. Ayan, tapos sa ibabaw, ito malapad. Then pakitid. Itong nakikita natin na Barton na to, water decals pa rin ito mga Repa Pips na may logo ng Tosic. Tapos 1010 ba to? 1010 Bike Express Edition. Hindi ko alam kung yung 1010 or IOIO ba yun. Yan. Siyempre, ang frame natin ay made from alloy 6061. Ang ganda nito mga Repa. Tapos itong seat stay natin, nakabuka siya mga Repa, tingnan nyo. Bukang-buka siya. Ang laki pa ng clearance oh. So kasyang-kasya yung daliri ko na nagpe-play pa. Ayan. Tapos maliit lang yung bridge, lalagyanan yan syempre ng tapalodo. At dito sa chainstay, medyo malapad din, pakitid na rito. So magkaiba siya ng size. Syempre meron pa rin yung bridge at yung stopper para sa ating FD na down pull. So pwede mo itong lagyan ng 2x or 3x kung gugustuhin mo. Syempre, ang FD na may lalagay mo ay yung clamp type na down pull. Ayan, kasi merong side swing, saka merong up pull. So, down pull lang ang ilalagay mo rito. Ayan, ang ganda. At yung kanyang drop out, napapalitan siya mga Repa. Tapos meron siyang ano rito, ano ba tawag dito? RD protector? Ayan, para kapag nagsemplang ka, hindi tatamaan yung iyong RD. Ganda ng frame niya mga Repa. Ayan, no? At dito tayo ngayon sa head tube niya. Ang head tube niya mga Repa, tapered. Ang laki lapad nito mga Repa Pips. Oh. Yan, 100 mm ang sinukat ko dito. Medyo nasa tama lang yung haba niya. Hindi siya maiksi, hindi siya mahaba. At integrated ball bearing siya. Ayan kung nakikita natin mga Repa Pips. Oh.
Oh, di ba? Ang ganda, oh. At dito tayo ngayon sa kanyang suspension fork. Ang suspension fork niya, mga repa, coil type na may manual lockout. Close open lang yan. Close open. Tapos, nag-loading tayo, mga repa. Nakalimutan ko na to. Preload. Ayan. So, pwede mong pihitin to para tumigas ng konti yung iyong suspension fork. Ayan. Alloy ang ating arc. Alloy ang crown. Alloy ang lower. Uy, syempre, gawa yan ng Uding. Uding Vision. Ang ganda nito, mga repa pips. At dito ka mabibigla sa travel ng kanyang stanchion. 118 mm. So siguro kaya 118 to kasi medyo malaki yung wheel size niya. At syempre meron siyang rubber indicator dito na medyo manipis naman siya. Ayan, indicator yan ng sag ng iyong travel ng iyong suspension fork. So, pero palagay ko hanggang dito sa akin, sweet spot na to. Eto, huwag nyo nang paabuti ng kalahati. Hanggang dito na lang siguro. Ayan, yung one-third lang, pwede na yan. Ang ganda nito, mga repa pips, oh. Matte black. Ayan, oh. In love talaga ako sa matte black. At dito tayo ngayon sa hubs. Ang hubs niya, Sheng Fu, Xiang Xing Xing Xiong Xu. Ayan, oh. Made of alloy. Sealed bearing lodi, oh. Oh, di ba? Oh, kitang-kita natin. Walang daya. Oh, sealed bearing lodi. Quick release. Alloy. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes ang kanyang alloy hubs na may tatak na Sheng Fu. Baka lang ating spokes. Double wall alloy na rim. Uy, kakaiba yung itsura ng double wall alloy rims niyo. Dalawa yung groove niya rito. Kadalasan nakikita natin sa rims, isa lang. Ito meron siyang hati sa gitna. Oh. Ang gundo nito. Palagay ko nasa 25 mm ang kanyang rims. At ang gulong natin, ito talaga mga repa pips, oh. Compass. Yan yung gulong na hindi ka maliligaw kasi may gulong ka na, may compass ka pa. Tapos jumping hair. Ayan, tumatalon to. Ang size niya, hanapin natin, 30.5 × 2.25. Ang laki ng gulong, 2.25 to mga repa pips. I-trail mo kaya itong 30.5 na to, no? Ayan, oh, tingnan nyo yung gulong, yung ano nyo, yung spikes-spikes niya, lalaki. So, palagay ko, pwede ipang trail to. Ayan. Hindi ko lang alam kung paano gagawin yung driver dito pag pinang-trail to. Laki na to, yun. Ayan. At syempre, sa kabila, ganun pa rin. Xiang Xing Xing Xiong Xiong na Sheng Fu na hubs ang tatak. Syempre, alloy yan. Kung sealed bearing yung harap, malamang sealed bearing din tong likod. Yun, no? Quick release yan. Alo, di, yun. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes ang ating hubs. Baka lang ating spokes. Double wall alloy na rims. Ayan, na may group na yun. Oh. At syempre, compass. Jumping hair. Ano yan? Buhok? Tumatalon yung buhok? Joke lang. Na gulo. Na ang size ay 30.5 × 2.25. Ayan, ang ganda nito. Yun, oh. Dito tayo. Wow, smooth na smooth ang kanyang hubs. Ang tulas. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 speed. 11 to 32 teeth. Ayan. Na ang tatak. Hindi natin makita yung tatak. Wala yata ang tatak yung tags niya, mga repa. Wala. Malinis, oh. Ayan. 11 to 32 teeth. Malinis, mga repa. Wala akong makita yung tatak, eh. Ayan, oh. So, sa mga meron ng ganitong... Oh, wala. Confirm nga, mga repa. Wala talaga. Ayan. Ang RD niya ay Sensa MX10. Hindi yan yung gamot na Sensa, na ano ha, capsule ha. Ayan, 10 speed. Ang ganda na ito. Uy, yung pulley niya, mga repa, oversize. Tapos yung kanyang guide pulley, oversize din. Tama ba ako, mga repa? Oo, oversize nga. Palagay ko ano to? Parang plastic eh. Ayan, tingnan nga natin. Parang plastic eh, mga repa. Plastic to hard plastic. Yung dalawang pulley niya. Tapos yung kadena niya, mga repa, DYC. Uy, bago yung DYC, ha? Oh, malangis pa, oh. Ayan. DYC na 10 speed. Yun, oh. At ang kanyang crankset, uy, panalo. Halotech, gawa ng Tosic. 170 mm ang kanyang crank arm. Ayan, syempre, removable chainring. Tapos yung chainring niya, anong tatak na to? Hindi natin makakita yung tatak, mga repa. Ito yung may logo siya, oh. Ayan, BCD 104, 34, 36 teeth. Ayan, medyo malaki-laki na siya. Kadalasan natin, check natin, is 34. Alloy 60, 61, is 6
Ang ganda ng design ng chainring niya, mga repo. Ayan o. O, di ba? Kakaiba. Hindi kagaya ng iba natin nakikita. Butas lang to. Ito, meron design dito. Yan. At tingnan niyo naman yung pedal niya, mga repo. Kamukha siya ng Ragusa. Pero wala siyang tatak na Ragusa, mga repa. Kamukha lang siya ng Ragusa. Alloy na rin to, mga repa. Ball bearing type. Yan. Matibay na rin yan, mga repa. Alagaan niyo lang yung inyong bearing. Tapos ito, mga repa. Seat clamp is 30.9 basta yon, mas malaki siya dito sa ating seat post. Ang ating seat post kasi is 31.6, so nasa 32 to, hindi ko na matandaan eh. Alloy, tapos ang seat post natin ay alloy rin na may tatak na Tosic. Double bolt yan kasi dalawa yung tornilyo, may konti siyang setback. Ayan, nakita niyo mga repo. Tapos yung upuan niya, Ang cute ng upuan. Maliit lang siya, oh. Ayan, tapos ang laki na ng hiwa niya dito. So, dyan dadaan yung ihi mo sa kayo utot mo. Hindi mo na itataas yung puwit mo pag nahuutot ka. Sisingaw na dyan yan. Joke lang yun. Jutay? Joke lang yun. Malambot yung foam niya, promise. Ang lambot, tapos makapal. Ayan, oh. Ang lambot. So, palagay ko, sarap upan ito. Ayan, oh. Ganda nito, mga repa. Tapos dito tayo sa kanyang handlebar. 720 mm ang haba. Ang haba nun, mga repa. So, tingnan natin. O, konti na lang, oh. Abot na siya. Yan, 720. May konti siyang, oh, wala. Straight lang to, mga repa. Ayan. Straight na low rise. Siyempre, gawa ng Tosic. Ayan. At ang ating stem ay Kamao stem. Negative lang yan. Hindi mo pwedeng baliktarin yan. Tosic pa rin. 90 millimeter. At ang ating headset ay Genie Yi. Ayan. Si Genie Yi. Pag hinimas ko ba ito, may lalabas na Genie. Ayan o. Genie na bike. At syempre, ang ating top cap ay made of alloy na gawa pa rin ni Genie Yi. Ang ganda o. Uy, ang sarap ng grip niya, mga repa. Ang lambot. Silicone grip. Nagawa ni Guke na merong end cap na rubber. Ayan, mga repa. Ayan, oh. Oh, na may lock siya. So, napakadali natin itong baklasin, mga repa, kasi may lock. At ang ating hydraulic brakes, Simmers. Ayan, na 3-finger ang kanyang lever. Sarap nito, mga repa. Oh. Oh, lambot. At ang ating shifter ay Senza MX-10-A. Ayan, palagay ko magkakaroon to ng dash B. Biglang ano, no? Wala siyang indicator na 1 to 10. So, mangangapa ka na lang or kakabisaduhin mo na lang ito. Tapos, tingnan natin, push, pull. Ayun, push-pull lang siya, mga repa. Ayan, push-pull lang. Hindi siya pwedeng pull. Push-pull, push-pull. Ayan, so, ang ganda. Sa kabila, lever lang makikita mo kasi wala siyang FD. Wala siyang shifter ng FD kasi naka 1/5 lang tayo. So, huwag maghanap ng wala. Parang jowa lang yan. Huwag ka maghanap ng wala. Baka iiwan ka yan. Ayan, no? Tapos, silicone grip din dito. Ang lambot talaga, promise. Yan. So, palagay ko, ang ganda. Wala ka nang papalitan dito sa mountain bike na ito. At dito tayo ngayon sa kanyang caliper. Post-mount ang caliper niya gawa ni Simmers. Ayan. Ay, hindi natatanggal yung brake pad. Kailangan mong tanggalin lahat to pag maglininis ka ng brake pad, gawa pa rin ng Simmers. Tapos ang ating rotor ay 160 mm na rotor, yung pangkaraniwang design na nakikita natin sa built bikes. Ayan. So, syempre, tingnan din natin yung likod. Ayan, post-mount pa rin na Simmers na caliper. Dito mismo sa frame siya nakatornilyo, wala siyang adapter na ginamit. So, madali siyang mababaklas. Maluwag to. Tapos, maluwag din dito. Ayan, kung makikita nyo, napakadali. Maaabot yan ng Allen wrench. Tapos, 160 mm na rotor. Napangkaraniwang nating nakikitang design. At ito yung kabila ng ating crank set. Ito, ito yung pinakalock niya, mga repa. Yung plastic. Lapad nito, mga repa. Itong crank arm nito, oh. Ayan, oh. At syempre, ito hindi mawawala ang ating lalagyanan ng malamig na inumin. Ayan, pwede kayo maglagay ng beer dyan. Ayan, tapos, bulsan nyo na lang yung pulutan nyo. Yan. So, palagay ko wala na tayo nakakalimutan dito, mga repa. Ang ganda nito. Thumbs up! So, mga repa peeps, ayan yung ating bike check. Mabilis ang bike check ng Tosic
Barton. Ayan, dito sa Madis Bike Shop. Nagkakalaga nga pala to ng 13,900 pesos. Ayan, at may mga freebies pa rin sila, kagaya nung dati. Meron silang kasamang jersey, bike helmet, water bottle cage, bike tools, bike gloves, sa bike light. Ayan, so ayan yung atin, no? Nire-ready na. So shoutout nga pala sa buyer, ayan sila sir, oh. Ayan, sir, thank you sa paghihintay. Binidyo natin mga repopis yung mga mabilisan lang. Ayan. So ilalagay ko sa description yung kanilang contact number, Facebook link, at Google Map para sa mga gusto mag-avail ng mountain bike ng Madis Bike Shop. So marami pa silang binibenta dyan. Meron silang mid-end, high-end, etc. At the same time mga repopis, sorry po, tumatanggap sila dito ng credit card, home credit, GCash, at syempre yung cash. Ayan, oh. So hanggang dito na lang mga repopips. Kita-kita sa susunod na bike check videos. Road to 8,000 tayo. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.